We now have on the line Batanes Governor Malou Cayco. Governor, thanks for taking our call. Welcome to the program. Maganda umaga po. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig, Ma'am Carmina. Governor, on Sunday, rescue and retrieval operations needed to be temporarily suspended because it proved to be too dangerous. What is the status of the operations now? Ano po ang estado ng rescue or retrieval operations ninyo? As of now po, kahapon po, nung pumunta po ako doon, pinastop po ni Mayor yung pag-rescue and retrieval kasi po napakadelikado nung pinuntahan nung tao. Pero nakita na yung sleeper saka yung kanyang duyan. Kaya lang pag hinukay nila, tuloy-tuloy yung bumabagsak yung mga bato. Kaya po, schedule po ngayon or mamayang hapon, gamitan na lang ho nila ng backhoe para ho mahukay po. Mm-hmm. Governor, can you confirm to us that by now you're only trying to account for one missing person? Isa na lang ho bang hinahanap? Isa na lang po. Isa na lang po yung hinahanap namin. Tapos po, ang casualty ho namin, as of now is 8. Ang aming yung aming na-injured doon sa during the earthquake is 53. Tapos po mga tao po ngayon doon ay tuloy-tuloy pong nakatira po sila sa plaza dahil po tuloy-tuloy po yung malakas na aftershock po doon. Mm-hmm. Do you have enough supplies, Governor, for all the evacuees? Sa ngayon po, dumating na ho yung C-130 mula po nung kahapon. Tumituloy po yung dala ng relief goods from Tugigaraw. At nadala na rin ho namin sa Itbayat kahapon. Mayroon na rin po kami tents, pero kulang pa rin. Ang kailangan ho nila pagkain po talaga kasi wala hong gustong umuwi dahil lahat ng bahay nung 809 families sira po. Sira din po ang aming hospital, pero nangako na ho si President Duterte na bigyan ho kami ng 40 million para magawa po yon. So ipagagawa ko kaagad po yon. Sira din ho lahat ang eskwelahan ho namin doon at ang aming simbahan doon. So ngayon nandun ho yung mga engineers ko sa engineers ng DPWH para i-assess kung magkano po ang kakailanganin ho namin para ho sa pag-aayos ng Itbayat po. Mm-hmm. Governor, alam niyo po pinag-uusapan ng Batanes, no? Ang naiisip po ng karamihan sa atin, talagang you're very resilient when it comes to storms, yung mga typhoon po, sanay kayo dyan. Pag dumadaan po yan. Pero pag ganitong lindol, hindi ho talaga nakayanan. Yan po, talagang, kaya po ako medyo very emotional kahapon dahil first time po na nangyari sa amin na mayroon kaming namatay, na mayroong nagkaroon ng kalamidad. Nagkaroon ho kami ng mas malakas na lindol noong July 16, 2000. Pero wala pong namatay po. Tapos so wala ho kami masyadong nasirang mga bahay. Pero ito pong 5 lang eh. Pero mukhang mababaw ata ang origin. Mas malapit sa surface, ano? Sobra po. So kaya po nasira ho yung mga bahay, lumang bahay ho doon na mga 100 years na po yon ang mga bahay na nandoon. Gawa lang ho kasi ito ng lime sa kabato. Na parang yun ay talagang kahit anong klaseng bagyo, kahit 300 pa yon ang lakas ng bagyo, hindi po nasira. Mm-hmm. Hindi po nasisira. Pero itong lindol na ito talagang bumagsak lahat ng lumang bahay at saka mga bagong bahay. Kasi kaya ko ngayon lang nasabi ito at nung Saturday hindi ko nasasabi kung ano ang sitwasyon sa Batanes, sa Itbayat, kaya hindi pa ako nakapunta. Pero kahapon nakapunta ako tapos pumunta rin kasama ko si President Duterte. Doon ko nakita po kung hindi man bumagsak totally
ay mayroon mga cracks o kaya bubong na lang ho yung natira. Walls po ay wala po. Mm-hmm. So, ganun ka lahat. Kaya ako nasasabing lahat ng 809 families walang babalikan na bahay. So, paano ho yun? Wala ho silang babalikan? I mean, you have to establish a sense of normalcy at the soonest possible time. So, ano po ang plano ninyo? Sa ngayon po, siguro magbibigay muna kami ng temporary shelter, yero at saka kahoy. Dahil alam niyo naman, panahon ho ito ng tagbagyo. Mm-hmm. So, kailangan po mabigyan ko sila ng yero para ho temporary shelter lang. Pero sa ngayon po, na dahil ipapurchase pa namin yung mga yero na yon, sa ngayon po, naka-tent lang po sila doon at nagpapasalamat ako at nakarating na rin yung mga tents na galing sa civil defense. So, opo, kasi yun nga rin po yung itatanong ko po sa inyo, because as we speak, Governor, we're showing our viewers, you know, footage of where the evacuees are, and the tents, you know, they don't look that substantial at all. Parang pinagtagpi-tagpi po lamang ng mga tarp. Mga sako, mga ganun po ang kanilang trapal, yun po ang kanilang ano. So, konting hangin lang ho doon ay lili pa rin po. At alam niyo po dito sa Batanes ngayon, sa mga mula nung Friday, basta gabi ay maulan. Wow. Araw mainit. Kaya ako nag-worry na rin sa mga bata at saka yung sa mga matatanda din ho, dahil exposed ko sila sa lamig at saka init. So nanghingi na ako ng tulong sa DOH at sana po mapadala ho yung mga gamot na kailangan namin, at pinadala na rin ho namin kung anong mga gamot po ang ano. At alam ko mayroon na rin ho mga pinadala sila. Nandun na ho sa Itbayat yung mga gamot na yan. So sa ngayon po ay talagang mahirap yung kalagayan ho ng aking mga kababayan sa Itbayat. Ngayon hapon po, at nakita naman ni President Duterte yun. So kaya inatara niya na po na maiwan ho dito yung NOLCOM para ho kami asistihan kung ano man kailangan namin, trans-air or by sea na transportation. At sa ito, pabalik-balik po na nagdadala ng mga doctors doon. Kasi alam niyo po, ang isa pang problema ko doon is alam mo yung mga taga Itbayat, masayahin yan. Pag dumadating ho ako doon, yayakap ako, sinasalubong ako. Mm-hmm. Pero kahapon po noon, nandun po ako, doon ako nanungkot po, ma'am, dahil wala akong sumalubong sa akin. At nandun lang sila sa tent nila, pinapanood lang ho ako nila na parang natutulala sila. Mm-hmm. So, kailangan ko ng mga doctors para sa stress debriefers, para ho maano ho nila yung ma-overcome ho nila yung kanilang ano ngayon, yung nararamdaman ho ngayon. So clearly they were clearly they were traumatized by what happened. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Mm-hmm. So siguro mayroon nang kinadala doon yung DOS, at si President Duterte talaga ho ay i-monitor po kami, dahil mayroon hong kumating doon na tents po, pero 90 lang po, 90 lang ho ang dumating. Kaya tinanong niya bakit yung iba wala pa, ay hindi pa ho nakakarating. So, ngayon dumating, ipapadala ko kaagad ho sa Itbayat. Governor, paano po yung edukasyon ng mga bata? Kasi makakatulong din po yan sa pag-establish ng sense of normalcy. Merong pakikipag-ugnayan na ho ba kayo sa Department of Education? Nandito naman po si Ma'am Karina, yung regional director ng DepEd kahapon. Mm-hmm. So na siguro na report na rin ho yung nangyayari doon. At siguro titingnan ko pagpunta ko ngayong hapon doon kung ano, kung pwede ho maglagay. Kaya lang hindi kami pinapayagan ng CWOC na magano sa malapit sa building, kahit di kami pumasok, kahit di pumasok yung mga bata. Hindi po pwede sila na malapit sa building, kasi walang sigil po ang aftershocks doon na malalakas po.
All right. As you mentioned a while ago, when the president visited, he did say that he was going to set aside some 40 million pesos in funds for your rebuilding. Based on our conversation, Governor, is this going to be enough, considering the massive damage that you just described to us? And we're talking about heritage homes here as well. Hindi lamang yung ospital, pero may mga heritage buildings din po na nasira. Ganito po ang gagawin ho namin doon. Yung 40 million for hospital lang. So, inaalam lang ni President Duterte kung magkano ang kailanganin po namin. So mayroon na po kaming engineers po doon para i-assess yung mga buildings na at eskwelahan at saka mga pribadong bahay kung magkano po yung kailangan po. Pagdating doon po sa mga heritage na bahay po at saka simbahan, ihingi ako ng tulong sa NCIP para po ma-store po namin yung mga bahay na yon na ganun pa rin yung itsura, pero mas matibay. Lalagyan na ho namin ng bakal at semento na ho ang gagamitin po namin. Ganun din ho yung simbahan. Ipapagawa ko pa rin yung kampanaryo ho doon na nasira po. Okay, we're going to have to leave it at that. Governor Mary Lou Cayco, she's the governor of Batanes. Thank you so much for taking our call. Thank you. And good luck to you. Thank you very much po. Maraming salamat po. Thank you for watching. For more videos, subscribe to the official ANC YouTube channel and click the I button. We'll be right back.